mga panauhin na upo dito sa harapan. And we are about to start. Maulang tanghali po sa inyong lahat. Narito pa rin po tayo sa bayan ng Bungabong Oriental Mindoro. Kung saan maulang sinalubong ng mga taga-suporta ni Presidential Aspirant si Senator Manny Pacquiao. Isang taong may puso at handa kang ipaglaban. Ang tanging nais lang itahon ka sa kahirapan. Ngayon nakita-kita kahit maulan, napakita pa din nila ang kanilang pagsuporta at pagmamahal. Mayor requires everybody to please rise for the prayer to be led by Vice Chairman of Oriental Mindoro Pastors League, Reverend Ronald R. Publico. Pari pong lahat ay tumayo para sa pagdarasal. Tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito. Ating pong ideklara ang tiyak siyong win ng ating pong minamahal na senador, Manny Pacquiao. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin a short prayer of declaration. Nakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pribilehiyo at pagkakataon na kami po ay nadalaw na aming minamahal na senador. Lord, narito po kami sa inyong banal na presensya sa umagang ito o sa pagkakataong ito. Amin pong dinideklara ang katagumpayan ng amin pong kapatid, kamanggagawa at senador ng amin pong bansa. Siya po ang susunod na magiging pangulo ng bansang Pilipinas. Ito po ay amin dinideklara sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sige, tayo po ay sandaling umugot manalangin. Salamat po dakilan Diyos sapagkat ang lingkod mong ito ay nakarating dito po sa aming pumbay ng Bungabo ng Mapayapa. Dalangin po namin Panginoon na ingatan mo po siya sa kanya pong mga pupuntahan ng mga lugar. Simula ngayon Panginoon, maghari ka sa kanya dakilan Diyos. Maraming pong salamat, ingatan mo po siya Panginoon, maging kanyang kasamahan. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Father God, salamat po sa buhay po ng aming pong pambansang kamao, sa buhay po ni Senador Brother Manny Pacquiao Panginoon sa oras na ito. Patuloy niyo po siyang pagpalain, bigyan ng kaalaman at karunungan, ingatan niyo ang kanyang kalusugan, at patuloy na ang pabor ay gawad niyo sa kanya, samahan niyo po siya Panginoon, at patuloy na ang tagumpay sa lahat ng kanyang gagawin ay maranasan ng aming pong kapatid na ito. Salamat po sa inyong papuri at masasalamat sa inyong ginawa at gagawin pang mabubuting bagay sa buhay niya at maging sa aming bansa Pilipinas. In Jesus name we pray. Amen and amen. Maraming maraming salamat po. Maaari na po tayong umupo. And to start off, may we have a welcome remarks from the energetic and super mayor of this town who championed the Prepared School program, the father of our municipality, our very own Mayor Doc Algin Asi Malaluan. Salamat, Shilun. Una sa lahat, salamat sa Panginoon at binigyan tayo kainay ulan-ulan. Pero ngayon, maganda ang panahon. Hindi mainit, pero mainit ang pagtanggap ninyo sa ating pambansang kamao, Senator Manny Pacquiao. Nandito rin po sa atin ang ating ang congressman ng 1st District na ating susuportahan na maging governor dito sa Oriental Mindoro, Doy Lotson. Siyempre, yung ating sinuportahan na nakaraan na binigyan natin ang malaking boto si ang aking pamangkin si Jojo, Atty. Jojo Perez. So maraming maraming salamat sa bawat isa sa inyo na gusto makita ang ating iniitulo na pambansang kamao. At hindi ko po alam bakit dito niya napili na unang pumunta. Maaring ito ang utor natin ay ang Panginoon. Sa Proverbs 29 verse 2, ito siguro ang hinahanap natin.
kapag ang namumuno ay matuwid, masaya ang bayan. Ngunit malungkot ang bayan kung namumuno ay masama. Maaari po ito ay nasa kanya na hinahanap ng mga tao ng mga kababayan na mamuno sa ating bansa. Isa pa po na sinasabi ko lagi na nakikita ko rin po yung kadaga sa Marcos 10, 43 at 44. Ano po yung nakasaad doon? Ang sino mang gustong maging dakila ay kailangang maglingkod. Ito siguro nasa kanya. Handang maglingkod ang ating pambansang kamao, Senador Manny Pacquiao. Sa 44 naman, ano nakasaad doon? Ang sino mang gustong maging pinuno ay kailangan maging alila ng lahat. Ibig sabihin, kaya niyang paglingkuran ang lahat ng mga kababayan. Maging ito ay mga lahing lang yan, walang pinibili, lahat paglilingkuran ni Senador Manny Pacquiao. Nalimutan ko rin patingin ang ating kumpare, ating bukal Lito Camo, na talagang kagabi pa hindi maintindihan, litong-lito na daw siya kung paano siya maghahanda para sa kanyang kaibigan. Maari siguro kaya ito ang kanyang inunapuntahan dahil kay Bukal Lito Camo. At una, alam po ninyo na 2016 ipinalita ni Bukal Lito Camo nung kami magkalaban, pupunta daw dito si Senator Manny Pacquiao dahil nagkaisa ho kami ng partido ng una, pero minabuti niya hindi pumunta dahil kaparehas kami ng partido. Dito ang taong may prinsipyo pinaglalaban ang partido. Pagamat po noon ay talagang kaibigan niya si Lito Camo, sinakripisyo niya dahil sa kanyang prinsipyo. Ito ang kailangan siguro natin, na may prinsipyo ang tao, may sincerity. Ang tao may sinseridad na maglingkod, may puso, lalong-lalo na sa mga mahirap, may puso, may damdamin dahil galing siya sa mahirap. Katulad din po ng inyong lingkod, galing din sa isang mahirap na tao na galing sa luna. Isya, sinasabi niya, kuminsan sa isang araw hindi kumakain. Kaya ramdam niya ang mga mahirap na kabayan. Kaya gusto niyang suklian ang blessing na binigay sa kanya ng ating Panginoon. Yeah. Hindi ko na po pangatahabangin. Salamat sa mga pastor. Sa mga burat. Sa inyo pong lahat. Kahapon lang, isang araw lang, nag-announce na pupunta dito si Senator. Ganyan na kagad kadami ng tao. Ibig sabihin, gusto nyong makita at masilayan. Noong matagal na, nakita natin na talagang yung ating bansa ay kanyang itinaas dahil sa kanyang kanyang kaalaman, sa kanyang pagiging sportsman, pagiging boksingero. Ngayon, papatunayan naman niya yung kanyang leadership na mag-lead dito sa ating bansa, bansang Pilipinas. Muli po, nawa, sama-sama tayo sa isang bayan nagmamahalan, isang bayang may malasakit, kaya huwag kayong magtatapon dyan ng basura. Baka may magkukuha dyan sa inyong picture. Sigurado may 1,000 yung kukuha ng picture. Sigurado. At ngayon yung ating bayan, nakikilala na isang bayang malinis. Di ba kayong mga taga-bungabong, pag napupuri yung ating bayan, tumataba ang puso ninyo. Kaya huwag na huwag kayong magkakalap. Maraming salamat sa inyo. From the champion of Abu Mayor, Ajin Maluan, to another champion in the world. We are so privileged that someone visited us, a very prestigious and respected person, not only in the Philippines, but across the globe.
Ladies and gentlemen, let us all welcome the first and only 8th Division World Champion in the history of boxing, holder of 6 Guinness Book World of Records in boxing. As a center, he passed a total of 25 loss as a lawmaker for 29 persons. Kasama dito ang handbook for overseas Filipino workers Act of 2018. Isinabatas niya rin ang pagpapagawa ng Sarangani Sports Center at National Bible Day Act. Ang nakapagbigay ng halos 2,000 libreng pabahay sa Jensen at Sarangani, ang magsusulong ng war against corruption, ang tunay na master plan para sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa, pagpapalakas ng internet services, at solusyonan ang problema sa mataas na singil sa kuryente. The one and only fighting center, ang anak ng mahirap, kakapin ng mahirap, ang magpapalalo sa mahirap, Senator Manny Pacquiao! Magandang hapon po sa ating lahat. Maayong hapon sa tanan nga mga Bisaya. Ay, marami palang Bisaya rito. Maraming maraming salamat sa ating Panginoon. Pasalamat tayo sa Panginoon na uminit na, umanda ang panahon. Maraming salamat sa ating mahal na Mayor. Walang iba kundi si Dr. Iljen Malaluan. Totoo po yung sinabi niya na hindi magkakampi kasi ng isang partido kami. Hindi ko pinuntahan si Borlito nung panahon ng pangampanya kasi kumpare ko si Borlito tapos nakampi ko naman yung kalaban niya. Sabi ko, huwag na ako pumunta rito dahil pareho ko kayong mga kakasama. Sa ating Vice Mayor Richard Candelario, sa lahat ng mga SP members, especially sa aking kaibigan na kumpare ni Pukal rito, dito kamo, Pukal Panumali, sa ating sa aking kaibigan, Deputy Speaker Congressman Doyle Lietson. Higay po mga lakpak. Okay, sa ating of course, kaibigan, magiging gobyerno niya na yan, palagpakan niya na. Sa ating Vice Governor Jojo Perez, sa lahat ng Bugabong Ministers Association, mga pastors natin, nandito, ayan yung mga prayer warriors natin dyan. Sa mga pastors natin sa Bansod, Ruhas, Gloria, Pinamalayan, Bulalakaw, Mansalay, Puerto Galeria, Galera. Sa lahat pa na hindi ko na-mention, mga pastors, maraming salamat po sa ating tribes. Nandito, alam ko maraming mga tribes dito. O, sino mga tribe dyan? Pumalakpak! Ano noo? Tribes of Bangon, Buhit, Alangan, tapos Tadyawan, Iraya, tama ba Iraya, tapos Paribi, sino pa mga hindi ko nabanggit? Kabalikat sir! Kabalikat, Buhet! Kabalikat! Ayun!
lahat ng aking mga supporters, yung mga volunteer supporters natin na nandito ngayon lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa inyong mga minamahal ko na mga katagamindurin nyo. Maraming salamat sa mainit niyong pagsalubong sa akin. Hindi ko nahabaan kasi pupunta pa po kami doon sa birthday celebrant ngayon ng mayor ng Pansol. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na itong pagtakbo ko na ito, hindi po ito laban ko. Laban ng bawat mamamayang Pilipino. Pagdating ng panahon, kaya tayo naghihirap ngayon, naranasan natin palagi sa buhay natin dahil po yan sa mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po ang reality na nangyayari sa ating bayan. Babaguhin po natin yung imahe ngayon pagdating ng panahon. Ang taong bayan ang dapat makinabang at mabigyan ng pansin at matulungan. Lalong-lalo na. Yung mga farmers natin, yung mga fisher folks natin, matulungan sila, masuportahan para hindi tayo magiging mahirap. Para matulungan natin umunlad ang kanilang pamumuhay at hindi na tayo mag-i-import ng mga basic commodities. Mga kababayan ko, tumakbo po ako hindi para po sa akin sarili. Tumakbo po ako hindi para magnakaw sa ating gobyerno. Tumakbo po ako hindi para magpabilib sa inyo o sumikat. Tumakbo po ako para ipaglaban ang karapatan ng bawat maliliit na tao. Bawat pang-Pilipino na nahihirapan sa buhay, naaapi, yan po ay ipaglalaban natin pagdating ng panahon. Ang gusto ko, mabigyan ng sariling tahanan, mabigyan ng sariling trabaho, mabigyan ng pangkabuhayan ang bawat pamilya. Alam niyo po, sa totoo lang, kaya ganun ako kasinsiro magservisyo sa taong bayan dahil nanggaling po ako sa pinakamahirap ng sitwasyon ng buhay. Sa pinakamahirap, ang inyong lingkod na nandito sa inyong harapan, ayaw ko kung mayroon ba dito natutulog sa gilid sa kanye. Yung natutulog gilid sa kanye, yan po, naranasan ko po yan sa buhay ko. Naranasan ko po na walang pagkain sa isang araw, tubig lang inumin para makasurvive. Yan po, kayo ko po, mahal na mahal ko kayong lahat, mga kababayan, dahil dyan ako galing. At alam ko, na walang ibang nakakaalam at nakaramdam sa nararamdaman ninyo kundi ako. Ako dahil galing ako dyan sa pinakamababa, natutulog ako sa gilid ng kalsada, ang sapin ko karton lang. Yan po yun. Kaya ko, pinaglalaban ang bawat isa. Pinaglalaban ang bawat Pilipino dahil hirap po ng buhay ang pinagdaanan ko. Kaya po, pagdating ng panahon, ayaw ko na maranasan ng bawat Pilipino ang aking naranasan sa buhay na paghihirap. Yan po ang bangungot sa buhay ko. Kaya po, anuman, tandaan nyo lang po ito, hindi ko na po habayan. Asahan nyo po, tandaan nyo po ito, anuman kasikat ni Manny Pacquiao, anuman kadami ang pera ni Manny Pacquiao, anuman ang aking posisyon sa gobyerno, anuman ang aking tagumpay, achievement na naabot sa kinabuhi. Alalahanin yung mga kaibigan, ang puso ni Manny Pacquiao manatiling yung mahirap katulad din yung lahat. Maraming salamat po sa sunod. Sunod na ako maghaba ng talumpati dahil may pupuntahan pa po kami iba at para ma-accumulate lahat, mapagbigyan natin lahat na mabisita natin. Babalik pa po kami rito, hindi pa po ito ang huling pagkikita natin. Babalik pa po kami rito. At nais kong pasalamatan ang aking mga brothers and sisters in Christ na nandito ngayon, mga pastors natin. Lahat na narito ngayon, lagi po tayo magdarasal sa Panginoon dahil siya lamang ang nagbibigay sa atin ng lakas ng pangatawan, nagbibigay sa atin ng biyaya at nagpupuntik na sa ating palagi. Maraming salamat po. Pagparahin ka na po. Thank you very much sa ating next president, Honorable Senator Manny Pacman Pacquiao.